Welcome to Donmar TV News Channel. Hello guys, pag-uusapan natin ngayon, may tatlong topic tayo ngayon, ha. Una, yung latest survey. Pangalawang topic natin ngayon ay itong kampo ni Bongbong Marcos na tinanggap yung executive order na handang tumanggap sa executive order ni Pangulong Duterte tungkol dyan sa nuclear power plant. At pangatlong topic na ating tatalakayin ay itong quote ni President Duterte. Okay? So unahin na natin itong latest survey ng Lilo Research. Okay? Ng presidential candidates. Okay? Ang nangunguna guys ay itong si good news ito sa ating mga BBM. Marcos Bongbong 63%. Okay? Pangalawa sa ranking si Robredo Leni 17%. Pangatlo naman si Isko Moreno na 7%. Manny Pacquiao 7%. Pareha lang sila kay Isko Moreno. At ang panglima ay 3%. Okay, hindi na natin tatalakayin yung mababa, no? This is sa Lilo Research Survey, lima lang ang kanilang sinurvey, no? Sa dami ng nag-apply for as president. Okay? So si BBM nangunguna pa rin sa survey, no? So talagang yung strategy ni Bongbong Marcos ay tuloy-tuloy pa rin, consistent, no? Tumaas pa nga si Bongbong Marcos na 63% pa rin, okay? So Isko Moreno bumaba. Bumaba yung survey ni Moreno, no? Kasi yung mga mayabang kasi itong mga vlogger ni Isko Moreno, itong si Banat Bay, naging mayabang sa kanyang vlog, palagi niyang sinasabi na pag magkaravan daw at magrally si Isko Moreno, ang dami dinudumog na raw ng mga tao, eh. So ayan, kita naman natin na walang effect. Nag 7% pa rin si Isko Moreno, eh. So Banat Bay, nung masasabi mo dito, baka sabihin mo fake news na naman itong Lilo Research Survey, ha? So tumaas si Bongbong, bumaba si Isko Moreno, no? Kita mo yan. Okay, Manny Pacquiao naman sa di pagdalo ng SMNI debate, lalong bumababa na rin si Manny Pacquiao, no? So ayan. So next time, Manny Pacquiao, if you are invited sa debate, you join para tataas yung survey mo. Okay? Si Ping Lacson naman is consistent. Consistent lang si Ping Lacson. Pinaka mababa pa rin. Okay? So para sa akin guys, imposible na talagang matatalo itong si Bongbong Marcos, no? Malapit na ang election, matatalo na lang ito pag dadayain nila. So si Robredo naman, kapag mananalo ito si Robredo ngayong darating na eleksyon, magkakagulo ito. Imposible talagang manalo ito si Robredo na sa ngayong May 9, di ba? So di natin alam na anong posibleng mangyari dyan pag manalo ito si Lenny Robredo. Talagang magwawala itong mga tao. Hindi natin alam. Malaking usapin yan kung anong mangyayari, no? Kaya imposibleng mananalo yan si Lenny Robredo sa basing on the latest survey. March na tayo ngayon. Next will be April. One month lang kanilang preparation, no? Kasi may deadline yan yung kanilang pag-ikot sa buong bansa, eh. Kaya imposible na yan si Robredo para sa aking manalo, no? If we will to base on the survey, no, lahat naman ng survey sa Lilo Research, sa Okta Research, SWS, pare-pareho yung mga survey, no?
wala, yung percentage ganun lang. Second lang lagi si Lenny Robredo. Sobrang taas si Bongbong Marcos, no? So ayan guys, yun ang latest sa survey, no? At dito naman sa Bicol region, na alam naman natin na si baluarte ito ni Lenny Robredo. Pero guys, tingnan mo, no? Si Bongbong Marcos nakakuha ng 48%. Mas malaki pa kay Lenny Robredo kahit baluarte na ito ni Lenny. At si Lenny naman nakakuha lang ng 32%. Yan. Huh. So, ito, nagpapakita lang ito na talagang malakas si Bongbong Marcos. Kahit sa baluarte ni Lenny Robredo, talbog pa rin siya. Okay? Talbog pa rin si Lenny Robredo, I mean. Okay? So, guys, this is a good news for the BBM supporters. Okay? Let's move on to our next topic, guys. Ito. Okay? Ang Manila Bulletin naglabas ng news na the camp of aspiring President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. has welcomed President Duterte's signing of Executive Order number 164. This is to allow the use of nuclear power as an alternative source of energy for the country. Okay? Dapat practical. Marcos Camp welcomes Duterte's order to develop nuclear energy for PH. Okay? So guys, dahil dito sa balitang ito, meron tayong assurance kay Bongbong Marcos pag mananalo ito. Talagang ipagpatuloy niya yung mga plano ni Pangulong Duterte, no? Especially itong nuclear power na alternative source ng energy ng Pilipinas, no? Si BBM kasi, yung Bongbong Marcos, handang tumulong kay yung mga plano ni Pangulong Duterte. Kapag matuloy ito, guys, malaking improvement ito sa lahat ng Pilipino, no? Alam naman natin gaano kamahal ang kuryente dito sa Pilipinas. So pag matuloy ang plano ni Pangulong Duterte at ipapatuloy ito kay Bongbong Marcos, we as Filipinos will benefit this one. Okay? So this is again a good news, no? Kaya believe ako dito kay BBM sa pagtanggap niya sa executive order kay Pangulong Duterte. Okay? Guys, tuloy-tuloy na ang kaunlaran natin pag ito ay mangyayari, no? Let's hope and pray na ito ay pag si Bongbong Marcos ang mananalo, tuloy-tuloy na ang kaunlaran sa ating Pilipinas. Okay? So, let's jump into the next topic. Ito. Quote ni Mr. Duterte. Yan ang sinasabi niya. March 4, 2022. Duterte, ito ang sabi ni Duterte, ha? Quote unquote, "I'll be happy to transfer the power to whoever you would elect as president. Ako na ang bahala sa kaso ko. I did it for my country." Alam nyo guys, sa quote ni Duterte, no, naaawa talaga ako sa kanya, no? Kasi hindi siya bitter. Handa na siyang ibigay ang kanyang power sa next president. And I think that will be Bongbong Marcos. Okay? So, handa na siya at hindi siya nanghingi ng tulong sa kanyang kaso. Yung sa ICC ba? Yung sa extrajudicial killing, no? Kasi after pagbaba ni President Duterte sa kanyang termino, alam kong ang daming kasong haharapin ito si Duterte. Pero hindi siya nanghingi ng tulong, handa niyang harapin ang lahat ng kaso sa kanya. Ganyan ka strong leader ang ating pangulo ngayon. So guys, malaki ang utang na loob natin sa kanya sa ginawa niya sa atin, di ba? Yung giving us peace sa Pilipinas. Wala nang masyadong krimen dito
dahil kay President Duterte, hinigpitan niya lahat ng PNP at saka yung ating militare. No? So, ito, guys, I think kaso ito sa ICC. No? Mga dilawan pa rin ito eh. Para sa akin. No, I hope we will help Pangulong Duterte. Sa sinasabi niya na siya na raw yung bahala, pero we as Filipinos hindi tayo papayag pag darating ang panahon na isisi kay Duterte ang mga kanyang nagawa niya sa atin, no? Yung mga sacrifices niya. Ginawa niya 'yan dahil sa ating taong bayan. Tayo rin ang nakinabang sa kanyang ginawa, no? So, I think Duterte will be, someday he will be a hero in the Philippines, no? Sa malaking ng ginawa niya. So, as of now, papasalamat tayo kay Pangulong Duterte, no? So, ayun guys, mag-commento down below kung anong masasabi niyo sa ating topic ngayon. Tungkol sa survey, tungkol sa nuclear power na ipagpatuloy ni BBM at itong quote ni Pangulo Duterte, no? Mag-comment down below, babasahin natin 'yan at mabuhay ang Pilipinas. Don't forget to subscribe to my channel Donmar TV. Nagbibigay tayo ng news araw-araw. So subscribe, hit the like, hit the notification bell, like this video, share this video. Hanggang dito lang po. See you in the next video. God bless everyone.